video guys, tayo ay mag-unbox ng laptop na nagkakahalagang 3,800 pesos sa Lazada. So as sa doon sa nauna dito na clip, nakita nyo na ito po ay isang Japan surplus laptop. It's Toshiba Dynabook Satellite. And refurbished siya, ibig sabihin inayos na nila yung laman nito. Ready na siya for use, meron na siya actually zoom na nakalagay. Tsaka mabait yung ating seller dito kasi kinunta ko sila like kung pwede bang idagdagan yung RAM. If ever gusto mo dagdagan yung RAM kasi 2GB RAM lang po siya pero ito po ay Microsoft 2019 at saka Windows 10 Pro yung pinaka-latest na po na window. At saka ready na po talaga siya for use. Medyo mabagal lang siya kasi luma na at saka 2GB RAM lang po. Pero okay na siya pang online class ng ating mga inyong mga Janakis. So, meron tayong nag-sponsor sa atin for this laptop. So, naawa siya sa ginagamit ko for online class. Kaya, in-orderan niya ako dito. And, yeah. Ito yung pinakamurang. Pinakamura na siya kasi ayaw ko kasing bumili ng, magpabili ng mahal kasi, well, pang online class lang naman siya. At saka, hindi ko naman siya gamitin pang gaming or whatever. At saka, para sa akin, kahit maluma yung isang gamit, kung marunong kang gumamit, marunong kang mag-ayos, mag-update ng kanyang mga specs, eh, kayang-kaya po siyang gawa ng paraan. Wala nga pala itong built-in camera. Kaya ginagamit ko yung may isa akong application na ginagamit para kinoconnect ko yung aking cellphone gamit yung wifi. Para yun yung magiging camera. So, ayan siya guys. Makikita nyo dito sa aking video kung gaano kaganda itong napakamurang laptop na 3,800 pesos. Meron siya palang kasamang charger. Yan ang laptop tsaka charger. Tsaka yung pagka-bubble wrap niya guys, sobrang bubble wrap talaga. Uubusin na yata ni kuya yung lahat ng bubble wrap niya. So, yung labas ng box, naka-bubble wrap na apat. Tsaka yung loob mismo ng box, punong-puno ng bubble wrap. Yung laptop, parang 10 bubble wrap yung kinover niya. Tapos meron pa sa mga gilid-gilid. Talagang hindi nakakagalaw yung laptop sa loob. Tsaka maganda yung pagka-ship nila kasi shinip nila nung gabi. Tapos dumating na sa akin kinabukasan. Kaya sure ako na hindi siya masyadong nagalaw-galaw or hindi, wala masyadong handling. Kasi ganun lang siya kabilis doon sa shipping partner ng Lazada, which is the Lex Express. So, ayan guys, yun yung free niya na charger. Ayan. Kita mong lumang-luma siya guys. Wala siyang HDMI. VGA yung gamit niya. So, nasa likod pati yung ano, saksakan. Makapal siya guys. Removable yung baterya, which is gusto ko siya compared doon sa mga thin na laptop na mga bago ngayon na yung baterya ay hindi removable. Kasi just in case may nagka-abriya yung laptop nyo, yung pinakauna nyo pong pwedeng gawin is tanggalin yung baterya para ma-refresh siya compared sa doon sa hindi natatanggal yung baterya. Tapos, kailangan mo talagang pumunta. Kung hindi ka marunong magbukas, kailangan mong pumunta sa nag-aayos ng laptop para mapabuksan mo, ba? Diba? So, para sa akin, mas maganda yung lumang laptop actually compared. Well, anyway, iba-iba naman tayo ng pananaw sa buhay. So, that's for me. And, yeah. Maganda siya pati kasi malaki-malaki yung screen. 15.6 po siya. At saka, I think binago nila yung cover nito kasi since nga Japan surplus pre-owned laptop ito. So, in-expect ko na maraming scratches pero nung dumating siya sa akin, maganda actually yung cover. Parang pinalitan nila yung sticker kasi yung plano ko nung una, papalitan ko yung sticker. Bibili ako ng sticker tapos tatapalan ko siya ng sticker para maayos siya tingnan. Pero nung dumating siya, nakita ko, naulid na pala na palitan ng sticker. Tapos parang bago yung kanyang keyboard kasi maayos pa yung mga itsura ng walang alam mo yun, yung buong-buo pa yung mga letra. Kaso lang nakaano siya, may Japanese character siya since na it's a Japan surplus. Yung Toshiba is a Japan ano company. So, talagang Japanese yung ibang character. Pero nasanay na rin ako, nakita ko na siya kung saan
siya. Pero balak ko siyang palitan ng English na yung sticker na dinidikit-dikit lang sa keyboard na English para hindi tayo malilito. So, ayan siya guys. Ayan, makikita nyo. 2 gigram po siya. At tsaka, it's Intel Celeron. Tapos, Windows 10 Pro at saka Microsoft 2019. So, guys. So, kung interesado kayo, ilalagay ko yung link sa description box kung saan ko binili. Saan galing to, saan namin to nabili. And thank you sa aking sponsor dito. So, maraming salamat talaga.